Paano ba? Paano ka magugustuhan ng babaeng ayaw sa'yo? 8 tips. Shoutout to Ivy Wang, Glory Trinidad, Francis Ontal, and Leon Lariosa. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Tip number 1. Ayawan mo. Kung talagang ayaw kanyang pansinin, gawin mo ang kabaliktaran. Imbis na magpapansin ka at kulitin siya, ayawan mo siya. Huwag mo muna siyang pansinin. So kung dati nasasanay siya na pinapansin mo siya lagi, biglang huwag kang magparamdam. Yung tipong kunwari mo lang siyang aayawan, magpapanggap kang wala ka ng pakialam sa kanya. Pero ang totoo ay way mo lang ito para pansinin ka niya. Magtataka yan kung bakit hindi mo siya pinapansin at mapapaisip siya kung bakit noon ay paulit-ulit mong sinasabing gusto mo siya pero ngayon bigla-bigla mong sasabihin na ayaw mo na pala sa kanya. O di kaya ay ipararating mo sa kanya na nawalan ka na ng interes dahil hindi mo na siya kinokontak. Dito, mamimiss ka niya at maiisip ka niya palagi. Tip number 1, ayawan mo siya, maski kunyari lang. Tip number 2, huwag mong sukuan. Ito ang isa sa mga tip na may tuturing na pinaka-epektibo para magustuhan ka ng babaeng ayaw sa'yo. Dahil kapag gusto mo, gusto mo. Wala ng pero-pero at wala ng dahi-dahilan. Sabi nila, kapag gusto may paraan at pag ayaw, maraming dahilan. Kung talagang gusto mo siya at sinsero ka sa nararamdaman mo sa kanya, hindi mo siya susukuan. Gagawa at gagawa ka ng paraan para magustuhan ka rin niya. Mag-e-effort ka upang magpapansin sa kanya araw-araw. Magtsatsaga kang maghintay hanggang sa magustuhan ka na rin niya. Importante pa rin yung tip number 1 ha. Dahil kapag hindi mo siya susukuan, lagi kang nandyan, baka mairita siya sa'yo. Dahil hindi niya marirealize na posibleng yung atensyon at pagmamahal na binibigay mo sa kanya ay balang araw pwedeng mawala at mawalan ka ng interes sa kanya. Pero kung gagawin mo ang tip number 1, kahalo ang tip number 2, yung medyo magpapakipot ka rin sa kanya o may mga araw na parang pararamdam mo sa kanya na malapit ka ng sumuko, doon niya marirealize talaga kung ano yung halaga mo sa kanya, kung gusto ka rin niya talaga o hindi. Tip number 2, huwag mong sukuan. Tip number 3, alamin mo ang weakness niya. Alamin mo ang mga bagay tungkol sa kanya, kung paano siya kiligin, kung paano siya mapangiti, at ano ang mga kahinaan niya. Yung tipong, kikilalanin mo siya talaga. Magtatanong-tanong ka sa mga taong malalapit sa kanya kung ano ang mga bagay o pagkain na gusto niya. Applicable rin sa mga kababaihan ang kasabihan na ng mga lalaki na a way to a man's heart is through his stomach. Paminsan, ipagluto mo siya ng masarap na pagkain. Kahinaan din ng mga babae ang pagkain. Yung tipong pinagluluto mo rin siya o dinadalhan ng pagkain o kaya naman ay yung pakiramdam na nage-effort ka talagang pasayahin siya. Gamitin mo ang weakness niya para lumambot ang puso niya sa'yo. Alam nyo, yung mga babae, nadadaan yan sa effort. Nadadaan din yan sa consistency. Over time, gumagwapo ang mga lalaki na nage-effort para sa kanya. At yung mga lalaki naman na gwapo na sa umpisa ay gustong-gusto niya, tapos medyo masama yung pagtrato sa kanya, eventually, lalo na kung mature ang babae at medyo hindi na ito 20s o teenager, nakukumbinsi rin niya ng mga kaibigan niya at maski ng sarili niya na iwanan yon para sa isang lalaki na mabait, consistent, at nage-effort. Tip number 3, alamin mo ang weakness niya. Tip number 4, i-level up mo ang sarili mo. Upang magustuhan ka ng babaeng ayaw sa'yo, ipakita mo ang mga bagay na dapat niyang panghinayangan sa'yo, kung bakit hindi ka niya magugustuhan. Maaari kang magpagwapo, gumawa ka ng mga bagay na magbo-boost ng confidence mo sa sarili. Matuto kang mag-ayos ng iyong sarili. I-level up mo ang iyong sarili sa paraang mababaling niya ang atensyon niya sa'yo. Yung tipong mapapalingon siya sa'yo kasi nagbago ka na. Yung mga gusto niya sa isang lalaki ay nasa sa'yo pala. Napakalaking makagwapo ng tindig ng isang lalaki at saka ng kasuotan niya. Doon pa lang kung magdadamit desente ka, tama yung fit sa'yo,
napakalaking bagay na nun. Pangalawa would be, kung medyo magpapapayat ka para lang din sa babae, napakalaking bagay nun para magmukha kang mas attractive. Pero best of all is really your personality. If you are confident at nakakatawa ka, maski na hindi ka ganun kagwapuhan, ang laki ng taas ng puntos nun sa babae. Yung tipong masaya ka kasama, gentleman ka, decente ka naman tingnan at manamit, tapos nakakatawa ka pa at masaya kasama, definitely, malaki na ang chance mo dun sa babaeng yun. Tip number 4, i-level up mo ang sarili mo. Before we continue, get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands only by shopping now from the link in our video description box. You can get deals like buy one, take one from Watsons, up to 50% off from Nivea, and up to 60% off from Philips, only using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Subukan mo muna siyang kausapin. Isa rin itong paraan para malaman mo kung bakit ayaw niya sa'yo. Minsan kasi, baka nami-misinterpret ka lang niya. Maaaring may nabalitaan siyang naninira sa'yo sa kanya, kaya ayaw niya sa'yo. Ang komunikasyon kasi ang isa sa mga mahalagang sangkap kung gusto mo talagang pumasok sa isang relasyon. Malay mo, sa pag-uusap ninyo ay maliwanagan siya sa tingin niya sa'yo. Wala namang masama kung tatanungin mo siya kung bakit ayaw niya sa'yo. At sa oras na malaman mong ayaw niya lang talaga sa'yo, saka ka na lang tumigil sa kanya. Pagsukong-suko ka na. Huwag mo nang pilitin ang ayaw sa'yo dahil marami pa namang iba dyan. At usually kung kailan ka na sumuko, doon niya iisipin na baka mali yung desisyon niya. Tip number 5, subukan mo muna siyang kausapin. Tip number 6, kaibiganin mo muna siya. Ito na siguro ang isa sa mga pinakasinserong paraan para malapit ka sa babaeng ayaw sa'yo. Kaibiganin mo muna siya, hindi yung agad-agad ay ipagtatapat mong gusto mo siya at mangliligaw ka na kagad. Minsan kasi, ang mga babae, gusto rin nila yung parang magkaibigan muna kayo. Hindi nagmamadali at hinahayaan ang panahon ang magsabi hanggang sa magustuhan ka na niya. Kilalanin mo muna siya ng dahan-dahan. Alamin mo muna mga gusto at ayaw niya. Ang pagkakaibigan din kasi ang isa sa paraan upang maging matibay ang pundasyon na magiging relasyon ninyong dalawa. Kumbaga, best friend mo na, girlfriend mo pa. Paano naman maiwasan ang friend zone? Meron po tayong video tungkol dito. Pero habang kinakaibigan mo siya, maganda na ipahiwatig mo rin sa kanya na may gusto ka sa kanya. So kunyari, gagawin mo ang mga bagay na hindi naman ginagawa usually ng mga kaibigan niya lalaki. For her, ihahatid mo siya pa uwi. O di kaya minsan bibigyan mo siya ng bulaklak. O iko-compliment mo siya, sasabihin mong nagagandahan ka talaga sa kanya. O magbibiro ka na may gusto ka sa kanya. Magegets niya na yung mga hints na yon. At hindi kanya ife-friend zone. Tip number 6, kaibiganin mo muna siya. Tip number 7, ituring mo siya na parang prinsesa. Maaring mahulog ang babae sa'yo kung ituturing mo siyang parang prinsesa. Hindi literal na bibigyan mo siya ng corona, kundi yung gagawa ka ng paraan para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Yung tipong lagi kang nandyan sa tuwing may problema siya. Kung minsan pagsisilbihan mo rin siya o kaya'y tinutulungan mo siya sa mga dalahin niya. Walang babae ang hindi magkakagusto sa'yo kung nakikita niyang gentleman ka at alam mo kung paano mag-alaga ng babae. Magugustuhan ka ng babae kung naipaparamdam mo sa kanya na mahalaga siya. Lalong-lalo na nabihira na ito ngayon. Tip number 7, ituring mo siya ng parang prinsesa. O in short, maging gentleman ka. Tip number 8, patunayan mong worth it ka para magustuhan ka niya. Patunayan mo sa paraang pasensyoso kang lalaki, yung tipong hindi ka namimilit, hindi mo siya minamadali, at ipakita mong matyaga ka at handa kang maghintay hanggang sa magustuhan ka rin niya. Ipakita mo ring loyal ka, yung tipong hindi siya mangangamba na lolokohin mo siya o mambababae ka sa kanya. Patunayan mo na magiging tapat ka lang sa kanya at magsasabi ng totoo. Magugustuhan ka ng babae kung nakikita niyang worth it ka para sumubok siya. Maraming paraan para mapatunayan mong karapat-dapat kanyang magustuhan. Tip number 8, patunayan mong worth it ka para magustuhan kanya.
Maraming salamat sa panood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees? Nakatulong pa kayo sa ating channel. Find what you're looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.